Ang pag-uusapan natin ngayon, SS Online Registration. So, ito na yung updated and complete guide. Siyempre, punta na tayo sa ating browser, the Google Chrome. Then, i-type lang natin ng sss.gov.ph. So, i-click lang natin yung sa una. Tapos, nandito na tayo sa portal ni SSS. I-click lang po natin yung member. At nandito na nga tayo sa member login. Since tayo wala pa tayong account online, so dito tayo sa baba, click lang natin yung register. After natin maklik yung register, may lalabas dito na reminder. I-check lang natin yung box sa baba and then click natin yung proceed. Ito na yung pipilapan natin para makapag-register tayo sa online. So, mostly dito is yung personal information mo na naka-register sa SSS. Kaya, since malabo pa to dahil maliliit, so i-zoom lang natin para mas makita nyo din. Then, ito na. Dito na muna tayo sa upper part. So, please apply the following information as reported to the Social Security System. Unahin natin yung ating SSS number. And then, followed by email address. Tapos, kailangan confirm ulit natin yung email address. Type ulit natin dito sa baba. Kailangan pareho. And then, yung ating magiging preferred user ID. So, length must be 8 to 20 characters. First character must be alphabetic. No special character. Except, underscore. So, yan. Siyempre, dito sa username, kailangan mabilis mo siyang matandaan. Pangalan, tapos may number. So, discard mo na lang. And then, kung okay ka na doon sa preferred user ID, i-confirm mo na lang ulit siya dito sa baba. Then, the next is yung surname, given name, middle name. So, yan yung kung ano yung naka-registered sa'yo sa SSS. Kailangan mapila po dito as the same. Also, the birth date. After natin may type yung ating birth date, so, meron ditong confirmation, you are 26 years old based on the date of birth you entered and the system date of your device. So, i-confirm lang natin to. Click lang natin yung okay kung tama naman yung pagkakarid ni SSS. Next naman is dito naman tayo sa baba, sa address. So, pilapan lang natin to, room, floor, unit, or building name, house, lot, and block number, street, then subdivision. Then, kung ikaw ay around Metro Manila, click mo yan, check mo yan. And then, kung ikaw naman yung province, click mo lang yung province. And then, select mo yung city, and then yung barangay. Then, kung meron ka naman foreign mailing address, so type mo lang dyan, kung anong country, city, then yung zip. For that, dito naman tayo sa registration reference. So, importante din to kasi dito magbabatay si SSS kung ano yung naka-registered na connected doon sa yung SS number. So, kapag sinelect natin yan, ito po yung lalabas dyan. Pipili ka ng isa dyan na connected sa iyong SS number. Number 1 dito, savings account number. So, kung meron ka ng ATM na naka-account sa SSS, so click mo yan. And then, mobile registered number o mobile number na naka-registered sa SSS, so pwede natin i-click. Then, kung ikaw naman ay may UMID card, so pwede din po yan. And then, yung employer ID number or household employer ID number. So, pwede din yung gamitin na connected sa yung SS number para makapag-registered ka. At kung nakapili ka na, so, click lang, balik tayo dito sa ating, sa ating form. I-click mo lang yung I'm not a robot. And then, check mo yung I accept. And then, click po natin yung submit. After natin maklik yung submit, so, may lalabas dito na confirmation page. So, i-verify natin kung tama ba yung mga na-fill up natin dito sa form. Then, kung tama naman is i-confirm natin. Kung may mali is cancel muna natin para may edit natin. So, kung wala naman, let us click the confirm. After the confirm, ito yung lalabas. You have successfully submitted your SSS web account registration application online. Kindly check your email for the system notification. So, nagpadala siya ng email. So, tignan natin sa ating email. Click lang natin yung okay. Then, ito yung email sa Gmail. So, basahin natin. Thank you for registering in the SS website. We would like to inform you that user ID ito. And then, please activate your SSS member account and provide your prepared password by clicking here. I-click lang po natin yung color blue para po sa ating magiging password. So, let us click. Pagkatapos po natin maklik yung click here, so meron po dito na set your password page. So, to activate my .SS account and nominate your preferred password, please provide the last 6 digit of your CRN or SS number you entered in my SSS registration. So, yung ating pong last 6 digit, kailangan po natin i-type dito. And then, kapag okay na, click lang po natin yung submit. Next naman, after ng last 6 digit, so andito na tayo the set password. Length must be 8 to 20 alphanumeric characters. First character must be alphabetic, no special character, and must be different from user ID. So, kailangan yung iyong password is different from your user ID. So, gawa ka dito and then ilista mo siya or screenshot mo para at least mabilis mo siyang makita para hindi mo rin siya makalimutan. Then, kapag okay na, so click lang po natin yung submit.
After that, ito naman yung lalabas. So, kailangan po natin mag-set up ng security questions. Ito na yung mga security questions. So, example dito, in what town or city was your first step? So, ikaw na yung bahala dyan sa sagot dyan. Maganda niyan, screenshot mo ulit and then isulat mo yung sagot. Then, meron kang dalawang security questions na gagawin dito. Kailangan, tanda mo pa rin yung sagot niya. Ito yung na-set up natin na dalawang security question. So, pwede mo siyang screenshot kung ganito yung gagawin mo. And then, kung okay na naman sa'yo, pwede na natin i-click yung submit. After natin ma-submit yung security question, so, kailangan natin i-confirm yun. So, by using our password. I-type lang natin yung password yan, then click natin yung confirm. So, after natin ma-type yung password, security question setup confirmation, so okay. And then, meron din siyang ipadadala sa ating email address. So, confirmation na okay yung ating ginawa na security questions. Then, click lang natin yung go to home. So, after natin ma-click yung go home, meron dito nalalabas na member survey consent. So, pwede mo namang sagutan or pwede mo namang i-click yung maybe next time. At ito na nga yung ating pinakahihintay, yung ating online registration. So, ito na siya. So, meron ka ng online registration sa SSS na pwede mo ma-check yung mga hulog sa'yo, yung employment history, etc. Kung saan mo yung pwede mong gamitin. Pwede ka rin mag-download ng apps para mabilis ka makapag-register or makapag-login sa iyong MySSS account.